Guys, heto na naman ang ating halu-halu sports updates. Sa March 8 pa ang laro ng Barangay Ginebra dito sa Philippine Cup. Kaya may mga fans na nagrereklamo, bakit daw late ang schedule ng Gin Kings? Actually po ay sinadya ang ganitong schedule ng Barangay Ginebra dahil tatlo sa kanilang main players ay naglaro sa Gila sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sina Scottie Thompson nga, Japit Aguilar at Jamie Malonzo. Hindi nga lang po nakalaro si Jamie Malonzo sa laban nila kontra sa Chinese Taipei dahil nadali ito ng gastroenteritis, pero pinakamatinding dahilan ay dahil nabuli po ito, napaaway ito sa isang bully. As per Snow Badwa, nakilala na ang bullying masyadong malakas ang loob. Di umano'y ito rin yung Ateneo student noon na binubugbog ang isang kaklase sa loob ng comfort room sa Ateneo. Ibig pong sabihin, noon pa'y talagang salbahe na ang lalaking ito. Noon pa'y palaaway na talaga ito. Dapat itong maturuan ng leksyon through legal means. Anyway, sa ibang content natin itakil ang isyung yan. Matapos nga pong igiya sa dalawang magkasunod na panalo ang Gilas Pilipinas, maraming Ginebra fans ang gusto na uling mapanood si Coach Tim Cone bilang coach naman ng Gin Kings. Kasama ang tatlong Ginebra players na manlalaro din o naglaro din para sa ating national team. Hindi po maitatanggi, medyo nabusalan nga ang bibig ng maraming buzzers nang masweep ng Gilas ang first window ng FIBA Asian Cup 2025 qualifiers. At ibinibigay din kay CTC ang credit sa magandang performance ni Kai Soto. Sinabi nga po kasi ni Coach Tim Cone, time will come that Kai Soto will dominate the Asian basketball. At heto pa po, with due respect kay former Gilas coach Chot Reyes na nagbalik na bilang head coach ng Tok & Tex, ikinikredit din kay Tim Cone ang lalo pang pagtaas ng kumpiyansa ni Calvin Oftana. Without Mikey Williams sa lineup ng Tropang Giga, naging main weapon din ng TNT si Gilas player din na si Calvin Oftana. Ito ang naging susi sa comeback win ng Tok & Tex laban sa Rain or Shine sa kanilang unang laro dito sa All Filipino Cup. Although nag-struggle sa first half ay hindi nasiraan ang loob si Oftana at pinangunahan niya ang Tok & Tex sa isang malaking comeback win. At ngayon nga ikinikredit din kay Tim Cone ang lalo pang paghusay ni Calvin. Kung tatanungin si CTC tungkol sa isyung ito, hindi aangkinin ng bagong Gilas coach ang credit. Maraming beses nang pinasalamatan Tim Cone si Chot Reyes. Una ay noong mag-champion ng Gilas sa Asian Games. Sinabi ni CTC na i-prepare na raw ni Chot Reyes ang Gilas program at ang foundation ng team, kaya naging posible ang tagumpay ng ating national team. Ganyan ka-humble si Tim Cone, hindi niya gustong suluhin ang credit, gusto niyang i-share sa dating Gilas mentor. Kasi po malapit na magkaibigan ang dalawang ito, kaya hindi dapat pinagsasabong. Kapansin-pansin po kasi ang maraming post sa FB at ang ibang video content na rin ng ibang vlogger, ang mga papuri sa mga nagawa ni Coach Tim Cone ay may karugtong na tila pasaring naman sa kabiguang nalasap ng Gilas under Chot Reyes. Noon ko pa naman po ito inaamin. Makahinebra po ako at napakataas ng paghanga ko kay Coach Tim Cone. Ngunit kung maaari ay huwag na rin nating pagsabungin ang dalawang coach na ito na nagkataong magkaibigan din. Peace-peace lang po tayo. Sabay-sabay na lang nating i-celebrate at i-enjoy ang maganda at gaganda pang kampanya ng Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Erwin Santiago, Rosemary Juan, Joel Atienza, Adrian Jarabejo, Katz Aquino, Love Plus One, Vira Blonde, Rogelio Pabilons,
Papa Kiko. At si Rico Naparam. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.